lang, Tess. Sige, go. Wait lang. O, tama ka dyan. Sige, pakilala. Sige, ako muna. Ako muna. Huwag na magalala. Eto na nga, mga kaibigan. Blue side ang Archangel Peso. Esports naman sa red side. Angie Cute for Evs. For the Kufra Ming naman. Sa kanyang Hellcurt Solenia. Sa kanyang Valir Lavarb. Sa Thams. And a Void for the Esmeralda. Ito naman sa ating blue side. Yan ang Archangel Kick. Ang gagamit ng Selena Escalera for the Skimmy. Ninja Killa with a Kaja with, para sa... isang Kaja Isa naman para sa isang Joed and Saksa with this export. Ayan, okay na. Sige, best ako na bahala dito. Pero eto na nga mga kaibigan sa bottom lane. Off lane ang ginawa dito. Pero uy, si Isun nakapag-flicker out dahil si Solenia ay binibigyan na ng tamang apoy. Ange naman and Void trying to secure this one. Eh, talagang maganda to. Na-delay nila si Isun sa pagkakataong yun. Plus, makukuha pa nila. Eto pa nga yung bottom lane. Kaja lang kasi yung nakatapat dun sa kanila. So parang ang hirap nga naman pwestuhan nun. Though yes, may damage naman yung ano, yung Kaja. Ang problema, wala pang sapat na damage para ma-burst down yung mga teams and apat yung katapat niya. Plus the top lane, mga kaibigan. Oh, mini-mirror lang. Oo, sige, pese ito na nga. Lalaban pa. Na, guys, kasi si Keke dito wala na buhay at nasa lubong pa first blood na kuha dito na Esmeralda sa ating laro. So medyo napalayo lang naman dun si parang Keke. Hindi na in-expect na may dadating confirm Peso Esports dun sa may babang side niya. Ang lalim kaya nung ginawa nila dito, tinry nilang i-clear yung bottom lane, then they get the red buff or the orange buff. After nun, umakyat sila kasi alam nila na kumukuha din ng red buff yung Archangel. So magandang trade yun for that one. So 1-0 lead agad in favor of Peso Esports. And, di ba, ang sakit sa ulo na meron kang isang Hellcurt sa lineup nyo. Though may damage na si Escalera sa pagkakataong ito, level 2 na rin naman, samantalang naitulak ng bahagya, Abyssal Arrow hindi magko-connect. Tatlo ang nasa top lane, laban sa dalawa, pero may Lead Wonder na naglalaban doon direct, itutok mo ng bahagya, ayan na, kitang-kita naman si parang Ison, at dahil dyan, mapapatay dito ang isa sa players ng Archangel, apat na lang yun natitira, magbabakaway muna ang Peso Esports dito dahil hindi nila kakayanin yung damage sa kayang ibigay ni Escalera sa pagkakataong ito, pero Void, wala na rin pala siyang mana. Yun yung problema doon. Pero anyway, because of that, kita natin dito for Peso Esports, nagkakaroon naman ng opportunity si Lavarb na mag-farm against Archangel. Pero yung nakikita natin kasi so far for Archangel, grabe yung DPS na kaya nila. So more on skill dependency point, pag wala siyang mana, ang hirap for Peso Esports na pumalag pagdating sa team fight. Mm-hmm. Pero kinagandahan naman sa Peso Esports dito, nung sinabi natin kanina sa draft, more on pang gank yung lineup dito ng Archangel. Ang ginagawa nila, hindi nila pinibigyan ng opportunity dito yung Archangel na makapag-gank, literally nandito naka-ready if ever na magkakaroon ng engagement ang Peso Esports. Tama ka dyan. Lahat ng pwesto, kumbaga lahat ng linya, lahat ng sulok, eh may tao sa Peso Esports. So yung vision ng Peso Esports dito mas malaki. And then namamaximize naman nila yun. At naorasan na nga nila yung red buff dito sa bottom lane. Tingnan natin kung magkakaroon ba ng clash. Pero dalawa lang sa team ng Peso Esports yung nandito. At nahila pa nga mga kaibigan. Na secure pa nung isa. Lavarb mapapatay. Naapuyan. Naku po, yung Kimmy pa ngayon nakakuha dun. So sobrang layo niya. Binigay niya na lang yung ultimate niya. Na tinatry niya na baka sakali. No? Baka sakali makuha. Eh nakuha. Napaganda pa nga ang pangyayari yun. Pero anyway, 1-20 score. We have the Raptor Machete here for Ming. Pero sa top lane side, we have this Kimmy pala yung may Raptor Machete. Si Ming yun nasa top. Ano ba yan? Dami kasing inisip. Nasasabi tuloy ng sabay. Para lang yan, pag may tinetext ka, may ibang tao kayong pinag-uusapan. So yung pinag-uusapan niya yung mame-message mo. Tama. Anyway, kita natin din sa bottom lane side. Talaga naisingit ko pa yan. Uy! Natin, force counter go for Angie Cutie for Evs. Pero hindi na rin aabutin para ma-save doon si paring Lavarb. Naku, patay agad si Lavarb doon. Natatluhan, mga kaibigan, nauluhan. Bigyan nga natin yung isa nasa bottom lane para at least makakuha tayo ng objectives dito. Having a Kimmy on their lineup, mabilis. Sa mabilis ang mangyayari. And masasandwich pa nga dito si Ange Cute for Evs. At naku po, yun, tower na nga lang. Mas okay nga na mag-objectives ka ng tower kaysa mag-kill ka. Pero merong kapalit pala yung nangyayari sa bottom lane. Tingnan natin kung sino mga kuwala. Sinsanity, pinutok na. Pero hindi pa rin sapat yun para sa kanya. Napatay! Pinaitim na, pinadiliman na. Kaso may liwanag siyang nakita dahil dun sa apoy na binibigay na Divine Judgment pa dito. Ang isa, tinamaan ng Abyssal Arrow. Nag-connect sa lahat, mga kaibigan. Void, tatamaan pa din Peso. Uy, naku po, tinamaan dun siya si Ange Cutie. Tumalbog-talbog lang alam. Pero uy, free hit ang isa sa kanila. Escalera. Nakapatay mga bestie up. So kita natin doon. Ang maganda nangyari dito for Peso Esports, nagkamali ng
FF dito or nag-target yung Archangel kasi iba yung pinasok ng Jawhead, iba din yung nahila nung Kaja. So supposedly makukuha nila dalawa pero dahil doon medyo nakabawi dito ang PES Esports. Kinaganda for PES Esports, nandiyan yung damage na pagdating sa team fight. Ang kinaganda naman for Archangel, nabuhay pa rin si paring Kimi na napakasakit na dito for this Archangel squad. Grabe talaga yung DPS. Pero grabe. Stop natin, it's going to be a kill for the side of Archangel ngayon sa ating 4-6 ang ating score. Pero mega kill na para kay paring Void. Napakasakit ang damage. Walang pinaga armor dito si Saksa. At gaya na sinabi natin, Esmeralda ang magbibigay ng damage dito for PES Esports. Nako po, at kita natin dito ang Cutifer Evs ang sumasalo ng damage for the side of PES Esports. Pero nandun, hindi nila pinapansin si Esmeralda kasi nandun lang talaga sila para palayuin yung dalawang players ng PES. Para hindi naman sila, hindi naman nila gustong lumaban, parang gusto na lang umalis ka diyan kasi hindi ka na mahihirapan kami pagka nandiyan lang kayong dalawa. So naisip naman ng PES Esports na teka, madedelay nga naman tayo pagka nagstay tayong dalawa dito. Kumuha na lang tayo or mag-clear na lang tayo ng mga possible na objectives like the minion or the side creeps or the blue buff na meron dito. Pero dun sa top lane maganda to kung sakaling may makukuha si Ninja Killa, especially kung ang makukuha niya pa is a Valir or the Hellkirk. So, tamang antay lang, di ba? Kailangan talaga mahuli dito yung dalawang players na yun kasi medyo mahihirapan sila to burst out Esmeralda agad at madami silang skills na magagamit doon. Ako, yun na. So, Dark Tide Falls, nandito na si paring Hellkirk natin. Dami yan. Pink is here, plus of course. Grabe na, pagkat ang set naman nun. At kita natin dalawa agad ang patay. Nandito ang apat na players ng PES Esports. Habang nangyari yung Thumbs na sa bottom lane objective after another objective for the side of PES Esports. At kita natin yung pagkasakto ng synchronization dito ng skills ng PES Esports. Dark Knight Falls, tas naka-ready for the Falling Star mode at saka yung pasok ng Tyrant's Rage. Oo, grabe talaga yun. Nakita niyo yung literal na combo na kayang ibigay plus the Holy Crystal pa nga nasal niya. Hindi na nakagalaw yung Kaja dito. Naku po, babagsakan pa nga ni Void kung sakaling hindi mapapatay. Pero nakita mo yung balik ng buhay kay Void. Yung armor niya, yung puti. Talaga namang napaka, ayan o, tiga mo. Mahihirapan sila na ma-burst down yan pagka ganyan, pero dapat nag-tower lock muna sila. Pero eto na nga, muntikan pang mapatay sa pagkakataong yun. Item check nga tao kay Esmeralda, parang napakasakit na eh. Holy Crystal ko, ano pala, kalamit yung Reaper. Yung Holy Crystal ngayon kasi ba bago na siya yung sinasabi mo din ng isang araw. So napagandang item agad dito for Void sa ating laro. Pasok lang siya tapos kuha siya ng shield kapag ka wala na siyang buhay, tas another one. Pero kita natin ngayon may Lido Wonder pa. So gano'ng kakunat or gano'ng katagal ang sustain dito paring Void for PES Esports. At lumiliit ang mapa ng Archangel ngayon dahil yung mid lane turret nila ay nasira na. Tas yung top lane turret nila may konti na lang masisira na nandun pa si Hellkirk if ever. So Hellkirk as it is pagdating sa team fight, isang habol lang pero ito na nahuli. Uy, nakapag-figure. Winter out, my God, ma'am. Grabe naman yung kamayan dito or ang bilis ng kamay ni LaVarb dun sa bottom lane. Plus, habang may nangyayaring bakbakan sa bottom lane, sa top lane, gumawa ng objectives dito si Ming, which is napakaganda rin naman. Pag nag-Dark Knight Falls yan, hindi nila malalaman kung saan manggagaling si Ming. Hindi nila malalaman kung saan manggagaling si Void. So magugulat na lang sila dun sa kayang ibigay na damage nung PES Esports. Magandang pick yun, lalo na sa last pick. Hindi siguro natansya ng Archangel na baka uwi pa. May Hellkirk pa. Sakto talaga. Tsaka yung ano dito, yung initiator kasi ng Archangel is si Kaja tsaka si ano, si pangalan niya si Jawhead. So overall na single targeting lang as compared to PES Esports na sila may initial crowd control sa kasi si Kufra, tapos si Valir, if ever, tapos AOE, more on AOE pala. Yun yung tamang term para sa gusto ko nga sabihin. Pero anyway, we have the Clock of Destiny here for Keke para sa kanya nga, Selena. And another turtle objective for Archangel though, kailangan ma-contra na nila ngayon yung Esmeralda kasi pag tumagal ng tumagal, mas mahihirapan sila. Oo, pwedeng mahirapan sila, or pwede rin naman lumamang sila, or pwedeng pumantay sila sa mangyayari. Pero si Boy papasok sa tatlo, nakita mo naman. Uy, mukhang mauubos agad yung buhay dito. Ni paring Escalera, pinagnono-normal yung isa, pero Solenia ang naiwan. Iso naman, tatalbogan pa nga. Ange, cute for Evs, mukhang lalapitan yung tatlo, at papunta na naman, or pasugod na, nahila pa yung isa dito, nakapag-flicker out para nga naman. Pero lasting Santi na ibigay Solenia, patay pa rin dito. Walang tinamaan si Boy doon sa pagkakataong yun, pero Keke will fall down for this one habang may nangyayari dyan sa top lane. Dumadaga na naman yung isa. Si Ming mapapatay pa nga ata dito. Talaga namang naganunan nung X-Borg na palapit. Kita sa kayo pinang Archangel guys, sobrang dami niya life and death situation.
Dalawang beses na yun. Totoo, totoo. Tapos na may mid lane naman, kamati ka na siyang mamatay. Pero kita natin, guys. At kita-kita natin, best, yung damage nung Hellcurt. Totoo. That is two players na natamaan niya, pero ganun yung damage. Ooh! Iniwasan si Tams, pero nandun si Void. Nandun si Void, guys. Kung hindi kayang patayin dito ng Tams ng PES Esports, at dahil dyan, wala yung damager dito ng Archangel Squad para sa ating laro. Si Void, actually, yung sinasabi natin kanina, pag wala siyang buhay, alis siya saglit. Pag meron na siyang skill ng pang-shield, babalik siya. Malaking tulong nga naman kasi sa kanila. Pero kahit pa paano, ang maganda rin naman dito for the Archangel is kaya naman nilang pumalag. Kung darating yung chance na magkakaroon ng error tong PESO Esports, mamamaximize nila yon dahil meron silang carry. Pwedeng idire-diretso yan ng carry. Ang problema, kung magkakaroon pa ba ng error yung PESO Esports, yun lang yung inaantay ng Archangel. Kung sakaling magkaroon, mapatay nila si Ming dito or mapatay nila si si Void, magiging okay yun para sa kanila. Is that true? Is that true? Pero tignan natin yung items, guys, kung ano na ang lagay ng sitwasyon dito para sa ating dalawang teams. Top farmer is this Esmeralda, guys, 8.5k. Pero kita natin dito si Void, nagamit na majority ng skills. Plus, uy, the unstoppable force, buhay pa rin si Esmeralda, laban pa din. Magkikilangin na dito para si Lubarb, naging frontliner si Keke, wala ng buhay. Naku po, mamatay, hindi, buhay pa rin. Konti na lang ang buhay dito. At gaya na sinabi natin, Lubarb, nakita din si Keke habang nangyari yun. We have top lane. Sa may top lane, wag na objective na iwan si Saksa against three na wala ng Piaga armor at ng immortality and a kill for the side of PESO Esports. Pwede silang kumuha ng Sanctuary Lord sa pagkakataon nito. Nakita nyo ba yung ginawa doon ng isang Esmeralda? Binigay na lahat ng skill ng Archangel pero hindi pa rin sapat para patayin ang isang Esmeralda dito sa pagkakataon na to. Kaya naman nila. Ang problema, hindi lang siguro nabigyan ng pansin or dumating lang talaga yung backup ng PESO Esports. Kaya yung Archangel dito, mas inisip na umalis na lang. Partida, wala pa yung Hellcurt doon, ah. Wala pa yung Hellcurt sa clash, di ba? Paano kung sakaling dumating pa siya? True, so parang dito best for this Archangel squad, sobrang dami nilang kailangan isipin pagdating sa team fight kasi merong Hellcurt na hindi sumasama. Pero pagka ano, pagka may clash, pwede siyang humabol kasi meron siyang Dark Nightfall. So yun yung nagiging problema. Ang pinakailangan nilang maano dito is kapag ka gagamit nila majority na ng skills nila sa isang hero, dapat sure sila na mabuburst nila. Kasi at tama, that time, sa may bottom lane side, nagamit si Unstoppable Force and everything. Pero nabuhay pa din yung Esmeralda. Halos lahat nga eh. Divine Judgment. Yung kalmot dito ni Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Pero nandun pa rin kasi, ang laki kasi nung pera ni Void talaga. Sobrang laki nung pera. And nakita naman natin yung emblem niya. Medyo tipid sa kanya. And malaki yung bigay nito. Pero eto si Ange Cute for Ebs or the Kufra, malaking bagay yung tinutulong para sa team niya. Especially Hellcurt, ha? Hindi nyo man siya napapansin sa Clash. Pero siya yung gumagawa o siya yung tumatrabaho dito sa lahat ng mga bagay. Pero eto, napapasok na yung Kufra. Natalunan. Uy! Nasa ito pong punapad dun. Binato, sabi yung wag. Wag muna. Meron pa kami de-defend the Lord din sa top lane at na-defend na natin ng Archangel, guys, for PESO Esports. Grabe yung damage spike na binibigay nila dito against Archangel. And ito yung sinasabi natin na medyo crucial for the Archangel lineup. Wala silang hard tank at ang pinaka-initiator nila ay Malambot. So ang pinaka-window of opportunity nila dito to negate yung ginagawa ng PESO Esports is kapag ka merong nasa PESO Esports na nasa maling lugar. Oo, tama ka dyan. Pagka, tamang pestuhan lang. Kasi ito yung, ganito yung gustong galaw ng Archangel pero may nasal yan dalawa doon. Pasok naman si Void dito. Naku po, maiwan si Izo. Nakapag-flicker out para nga naman kahit pa paano mabuhay pa. Pero habang may nangyayaring clash na naman yung bottom lane, gumagawa na naman ng isang malupit na galawan dito si Paring Ming. Pero yung top lane, alos lahat pressured eh. Sobrang pressured. Bottom lane, top lane, mid lane. And nakakita nyo naman na one for nothing ang nangyari dito. Ninja Killa napatay. And yung damage pa rin ni Void. Damage is real. 804 ang kanyang KDA dito. At check na tayo. Sinong magbibitbit ng pangontra doon? So, we have got here for the Necklace of Turan. So, pinakamaganda talagang mangyari dito for Archangel is ma-burst nila yung Esmeralda. Or kahit yung Valir, siguro pagdating sa team fight. Although kasi, pag inom naman nila yung Valir, yung ano yung mag-step up yung Hellcurt tsaka Esmeralda. Oh, yun din eh. So, nila talaga na magkamali ng posisyon dito yung PESO Esports. Pero for PESO Esports, sobrang ganda. Pinapakita nila. Kung mapansin natin ngayon for the Hellcurt,
papunta na siya ng BOD. So yung damage kanina na medyo nakulang para patayin yung Kimi with an instant combo, eh possible na possible magawa sapat ngayon ng health crit pag nabuo niya yan. Ayan, nabuo na niya. Oo, ito na nga mga kaibigan. Plus BOD pa para kay Laverb. So halos lahat sila may damage na, makalapit lang talaga. Tamang positioning, pero 45 seconds dito ang Sanctuary Lord natin. Tingnan natin kung aantayin pa ba ito ng PESU Esports. Pero speaking of matagal na laro, isa ang Archangel sa mga naglalarong matagal din talaga, maliban sa Blacklist. Pero eto na nga mga kayo, tinamaan na abis laro dito. Pero bukang papasok na yung tropa, pasok naman, napasalya yung dalawa. Pero Ming, wala nang buhay doon. Nabigyan agad, plus the last insanity, tinamaan yung dalawa. Naku po, tatlo na lang ang natitirang buhay dito. Laverb, nakapag-flicker out pa nga. Sabi nila, teka, wala tayong damage dito. Though maganda yung setup. Uy, nabigyan po. Nabigyan na tinamaan. Ito na nga na magaling racket. Mga Bezzy Warps na Teki Pills yung... naging ano bigla na naging galing ko yung pagkakas. Pero ganda-ganda nung actually nung nangyari na yon na sa ultimate ng Kimi, kasi malaking bagay na nawala ng immortality yung isang player dito from PESU Esports. Pero mapansin natin for PESU Esports, medyo nahihirapan din sila so far na pasukin dito yung mga inhibitor turret ng Archangel. So nag-aantay lang talaga sila ng maling pasok dito. Pero mapansin natin in terms of cold, talagang PESU Esports na nakakaangat. It's just that kailangan muna nilang mag-secure na objective para ma-counter ang bawat isa. Uy. Pero kita natin dito, uy! Nadali si Kimi! Napakaganda setup play, mga kaibigan! Patay si Escalera dito ng Archangel. Walang damager. Si Kapitan Eason na... Kapitan Eason natin ang mapatay na rin with Legendary for this Esmeralda last insight. Kinabit niya, hapa nangyari yun. We have the Hellcurt to the objective at another one. Tuloy ang laban para sa kinabukasan, sabi din ng PESU Esports of Lord. Oh, naku, mamamatay pa. Oh, marereset pa. Pag yan, umikot, patay ka talaga. Sabi dito, tuloy ang kaso, mga kaibigan. Walang magbabago. Pero eto na nga, ang pagkuha nila. By time lang pala yung ginagawa doon ni Void. Dalawang beses niyang kinulit, eh, no? Dalawang beses niyang kinulit dito yung Archangel sa pagkakataon na yun. Buti dumating si Sulenya at yung isa. Pero oops, mukhang tatamaan na abis sa laro na naman. Ang isa sa mga players dito, which is Void, na napakalaki talagang tulong. Nakita mo, yun yun din yung nag-delay sa kanila doon sa bottom lane. Kaya nagkaroon ng error dito yung PESU Esports for that one. So, antayin na lang talaga ang Sanctuary Lord, tapos Dark Knight Falls, baka pa nila yung Lord, or baka pa nila yung Sanctuary Lord dito, tapos yun na, pwede maging goods yun for them. Kailangan lang talaga, objectives. Oo, diba? Pero best, dun sa pagkamatay ng Kim na yan, comment talaga natin si Ange Cutie for Ebs, kasi akala natin, hindi na nila igogo, kasi nagamit yung Falling Star Moon, so wala nang, kumbaga, hindi na makakadive in agad yung Esmeralda, pero yung ginawa na Tyrant's Rage dun, Tyrant's Revenge ni Ange Cutie Forever, yun talaga yung naging dahilan kung bakit nalugi ang Archangel. Although for Archangel naman, ang pinaka naging panghabol nila na factor is yung last insanity naman ni Exburg. So, kapag ka namatay yung dalawang players na nabanggit natin for Archangel, si Exburg at saka si Kimi, mahihirapan na ang Archangel. For PESU Esports, yun yung kailangan nilang makuhang dalawa. Tama ka dyan. Kasi pagka nakuha nila yun, wala na magbibigay ng damage. Kasi Kimi lang eh. Yung may sapat na damage para matakot dito yung mga kalaban. Pero, whoo! Lusaw, mga kaibigan! Yung Kaja dun, sa baba. Pero last insanity na, ibigay patay si Void! Wala na silang damager! Hellcurt na nga lang nandito. Mukhang tatamaan pa na sa laro. Pero flicker out yung tropa. One for one trade. Pero medyo crucial yung dalawang nakuha nila dito. Pero, uy, tinamaan pa na sa laro. Mababurst dun pa si Ming! Wala na si Ming, nagmiaw na. Miaw. Pero kita natin dito ang sakit talaga ng Hellcurt, guys. Pero mapansin natin for Saxa, that is the Ice Queen 1. So medyo kulang sa damage dito yung Archangel. Kailangan maging sakto yung pinaka magiging ano nila, magiging pasok at naman ng last insanity. Lakas, sakit yung last insanity dito. And we could see here for Archangel, sila naman yung nagtatry mag-advance against the PESU Esports dahil napatay na si Void at patay din si Ming. Nako, grabe ng ano lang, kalmahan nyo lang. Pero para sa akin, napakalaking tulong nung damage ni Saxa. Meron siyang necklace of Durance, meron siyang glowing one, may Ice Queen one. Kumpleto si damage pasmado yung magiging kalaban niya dito pag tinamaan talaga ng mga skills niya. And nakita mo naman din yung damage ni Escalera. Kumakalahati na pag tinamaan si Solenya. Pero mukhang magkakakitampa yung tatlo sa mga players dito. Tinamaan ng Abyssal Arrow. So para sa akin, pag naging crucial yung mga tama ng Abyssal Arrow dito ni Geke, magiging maganda yun for the Archangel. Yun din yung kalamangan na may Kimi kayo or Marksman sa late game.
Oo, parang ano talaga eh, DPS kasi yun eh. Unlike for your best esports, talagang sakto kasi yung mga pasok nila. But anyway, gaya na sinabi natin, ooh, wala ng Dark Knight Falls mga kaibigan. So magandang opportunity to actually for Archangel na mag-engage ito at team fight. Kasi wala na yung isa sa mga nakakapagpasakit ng ulo nila. Yung literal na, ang sakit, men! Yung sila barb. Gumugaw, pero 16-18 na ating score for Archangel. Op, nadali dito si Paring Ison, pero hindi na rin, if ever, i-go dito ng PES Esports, maingat sila. Knowing na wala nga din talagang ulti dito si Paring Herkert at middle lane turret nasira dito ng Archangel. Tama ka dyan, pero napakalaki pa rin naman ng pera dito, pero naibigay na nga lahat ng skills natanggalan ng Immortality. Papasok pa nga rin dito, pero wala na, man... Natitigi bills na yung ano, Esmeralda mga kaibigan, plus the Kufra pa. Tatlo na lang yung natitira, medyo malalambot pa sila, Hellcurt Manga.